kayo po ay gusto sanang magtrabaho abroad, tama po? Yes, at po, kayo po ay lumapit ba sa isang recruitment agency? Nag-in po kami, sir, sa agency ng okay. Alju, sir. Ang pangalan po ng agency ay Alju, International yes, Manpower Services Incorporated, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. At nung pumunta po kayo doon, syempre nagbigay silang listahan ng requirements, no? Yes, sir. Pinasa nyo naman po. Yes, sir. At kapalit noon, of course, may bayad. Nung nagpa-orientation pa, sir. Orientation. Yes, sir. Okay. Nung orientation po, sinabi ba nila kung magkano ang hinihingi nila para sa deployment? Ang una pong sinabi pa noon, sir, 3 to 4 months, sir, na makakalis. Okay, so kaya, after an orientation, 3 to 4 months. Yes, sir. Magkano po ang hiningi nila para sa placement? 80,000, sir, for 80? Processing, sir. Yes, sir. At lahat po kayo nagbigay ng 80,000? Yes, sir. Sir. Okay. 3 to 4 months, sir, ano po ginawa niyo nung 3 to 4 months na yon, sir? Nag-training ba kayo? Wala po, sir. Naghantay po kanyang ng mga concert. Hintay lang. Po, naghintay-hintay lang po, sir. Pero sabi ba nila, sir, guaranteed ang placement ninyo? Pag nag-abot kayo ng 80,000 sa amin, guaranteed, 3 to 4 months, makakaalis kayo dito. Yun yung nasabi niya nung orientation, sir. Okay. Anong klaseng trabaho po ang kanilang ino-offer? Bus driver po yung in-apply namin, sir. Bus driver. At saan po papunta? Poland po, sir. Poland. Ang huling pagkakaalam po kasi namin sa opisina ni Senator, parang skilled workers ang hinahire, no? May bagong job order kasi dyan sa Europe. Hindi lang namin alam kung kasama ba yan, pero marami po, no? Recently lang, I think 2 weeks ago yun, merong same na reklamo na peke ang agency, no? Diba? Parang ganun yung nangyari. Baka yes, isa to dun sa peke na, ano, na job orders na lumalabas. Tignan natin. So, sir, 3 to 4 months na hindi pa kayo na-deploy. Paglagpas ba nun, hiningin nyo na yung refund ninyo, sir? Hindi pa, sir. Gaano katagal bago nyo hiningi yung refund ng inyong placement fee? Nung buwan lang, sir. Nung Monday, nung Monday lang, sir. Nung Monday. Kasi, nung sinabi nyo, sir, nung Monday, refund na ng placement fee. Ano po sabi ng ahensya? Sabi po ng agent, sir, pila-pila pa daw yung para bago makuha yung pera, sir. Baka mga first week pa daw ng December, sir. First week pa ng December? Oh, si schedule wala pa pang daw po. Yun, sir. Kung anong date, no? Kung talagang may bigay po nila. No? Okay. Sir Mazur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Attorney Jared. Ma'am Shari. Nandito po yung mga aplikante po ninyo. Unang-una po, gusto ko muna sana mabigyang linaw itong nangyari po sa kanila, no? Apparently, they paid 80,000 pesos to your agency in order for them to be deployed within 3 to 4 months. Sir, but until now, it has been a year. Lagpas na, no? Isang taon. So, 1 year, 3 months na sila. Lagpas na po ng isang taon. Hindi pa po sila na-deploy. Sir, first, of course, in the name of fairness, ano po ang nangyari? Bakit po hindi pa sila na-deploy? Yes, sir. We don't deny that. Actually, for the reason, they have the first employer. Unfortunately, yung first employer nila is nag-back out sa amin dahil sa ng deployment namin the past 6 months, ang dami nag-run away sa Poland ng mga applicant. So, itong si employer na wala ng gana, of course, siyempre puro run away ang mga tao sa airport pa lang, nag-run away na sila, tapos bibigyan sila ng accommodation, yung mga gamit sa loob ng accommodation, dinadala nila for run away. So, it's unfair nga naman sa ano, hindi namin masisisi. So, for us, naghanap kami ng ibang employer, which is meron naman, which is parating na yung employer, kami November 2, with their permit. Okay. Permit, daladala po ng employer. Supposedly, dapat October 24 ang dating nila eh, pero due to holidays, so they decided to come November 2. Yun po ang nangyari. Okay, so it appears to be that the documents are ready, you already have an employer, pero nag-back out po yung employer, no? Na first time, the first employer, yes. Yes, sir. Ngayon po, ano po yung status? Do they already have an employer? Yes, they already have an employer which is coming here on November 2 po. And November 4, I told them, I gave them an update since last week from daily or weekly. I gave them an update na darating sa employer, you can come to see your document, yung mga work permits na po. Okay, siguro ganito, sir, no? Kasi they were banking on the fact na in 3 to 4 months sila po ay makaka-deploy, no? So now it's a question of whether or not gusto po nilang ipagpatuloy, whether gusto ba nilang hintayin. You were saying, sir, November 4. Yes, sir. Actually, based on our orientation,
we are telling them 3 to 4 months lalabas yung work permit. Hindi pa po yung deployment. 6 to 8 months po ang deployment to Poland. But unfortunately, it becomes more months kasi recently, alam po nila yan na meron tayong problema ngayon sa visa stamping appointment. Kahit mm-hmm. mismo sila, hindi sila makakakuha ng mga visa stamping appointment. But for us, we already communicated with the Migrant Workers Office sa Czech Republic na may handle ng Poland. And si Madam Labor Lab Attaché, Llewellyn Perez, she's very supportive to us. She gave us an alternative or a solution to communicate directly to Poland and BMW. And somehow, nagkaroon kami ng communication sige, sir. To Poland. So you already coordinated with BMW, the embassy ng Poland for stamping. Pero of course, ang gusto ko po dito is yung preference ng aming mga complainants. Sa Romel, kayong lahat, gusto niyo bang umasa na ma-deploy pa kayo? Gusto niyo na lang bawiin yung pera? Bawiin na lang po namin yung pera, sir. Okay. Sir, okay. It looks like gusto na po nilang bawiin yung kanilang placement fee. Anyway, ang kontrata dyan is babayaran ko kayo ng placement para ako ma-deploy in 3 to 4 months. There was breach already at that part, no? Na in 3 to 4 months, hindi po sila na-deploy. So, I think, sir, they have the grounds to ask for a refund. Paano po ang tingin nyo dun, sir, sa refund? For correction lang po, there's no breach on 3 to 4 months. There's no failure of deployment. Europe deployment... Sir, na-deploy ba sila or no? Kasi andito po sila sa harap ko. Yes, no, but I'm trying to explain po kasi na ang deployment sa Poland takes more than 3 to 4 months po. And like what I said, sir, they told me that during the orientation, sir, nanggaling po sa tao niyo mismo na 3 to 4 months po ang deployment from the time of orientation. No po, 3 to 4 months po namin based on our orientation is for work permit pa lang po. Hindi pa po kasama yung visa stamping doon. So, sinasabi niyo, sir, walang guarantee ng time of deployment? Actually, now, up and down kasi ang, especially like what I said earlier, na may problema po talaga sa BLS appointment. Alam po lahat ng applicants ng Poland dyan, even other agencies. Okay, sir. So may problema po sa system ng Poland. So you're saying may force majeure. May bagay na hindi natin inaasahan na nangyari. Force majeure, sir. Yes, po. Yes, po. Then let's rescind, sir. Rescission tayo under law, di ba? Kapag may nangyari na hindi na natin matutupad ang ating kontrata, magbalikan tayo where we were before the contract started. Actually, we accepted naman po yung withdrawal letter nila and by mistake, one of my staff confirmed by December but somehow, I spoke to my staff before that, nasabi ko, November 8th ang kanilang ano. Kasi every Friday po kasi ang withdrawal namin sa office. So which is, meron tayong holiday this week. So we requested them to November 8th. And then yesterday, we tried to communicate with them kasi pwede naman lahat yan pag-usapan sa office. And if there's a violation from us, they can go directly to BMW to file a case against our agency. So ang offer nyo, sir, by November 8, lalabas po yung 80,000 pesos nila? Yes po, we will refund po. Wala namang problema. Actually, meron nga kami mga aplikante na pinukuha nila yung bayad nila but then pinutuloy nila yung proseso nila. And then somehow, yung iba dyan sa ating mga valued applicants na lang dyan, nakaka-advance kami na pag may mga emergency sila, nakakahiram sila. No problem at all. So, okay, sir. Hindi naman po problema yun. Yusek Olalia, magandang hapon po. Si Attorney Gareth po ng Wanted sa Radyo. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Hi. To everyone. Yes. Good afternoon to the listeners of your program. Okay. First, sir, gusto ko lang i-verify, totoo bang may problema ngayon sa deployment sa Poland? Before we answer that question, we have to determine whether the agency has an accredited employer in Poland, and whether that accredited employer has a registered job order in our database favor of that agency. We have to take a look at that. And once we determine, the answers will come likely, and we'll be able to answer some of the queries. Okay, sige sir. Sir Mazur. Yes, sir. Meron ba po kayong accredited na employer from Poland na kukuha po, who has already placed job orders, sir? Yes, we have currently two encoded in the system of BMW. We had on November 4 coming in, just released from the MWO. And we have five more
already inside the MWO for verification. Okay. Ano po pangalan ng employer nyo doon? Accredited employer nyo doon? We have the PIR Invest. PIR Invest is the accredited employer? Yes po. Okay. Sir, Yusek Olalia, yun daw po, no? Meron daw po sila apparently an accredited employer who has placed job orders with the DMW under the name of PIR Invest. So what was the query? Anong tanong? Anong po yung tanong? Ayun po eh. Kapag meron, let's say po na meron pong accredited employer who has already placed job orders, gaano po madalas yung time, no? Yung lead time before deployment, sir? Well, it all depends with the needs of the employer, no? Kung meron silang job order, within a reasonable time, they should be able to deploy the workers. Yes, sir. Sir, kapag hindi po within a reasonable time that the OFWs, no? Applicant OFWs, have not been deployed, sir. Do they have grounds to rescind the contract or to ask for what do you call this? Refund, sir, ng kanilang placement fee? Well, before we speak of refund or rescission of the contract, we have to determine if there's a violation of the rules and regulations. Failure to deploy is a major violation of our rules. So we have to get to the bottom whether the agency did not comply with its undertaking. Sige, sir. Okay. I'll just have to ask with the agency right now kung willing ba sila i-refund out of their own goodwill. And at the same time, let's see kung totoo pong may violation. So we will also be referring this, Yusek, no, to your office just to see. Verify lang po kung meron ba talagang failure with the rules and regulations of the DMW. Yeah, sige. Ganito na lang po. No? Yes, Yusek. Kasi we anticipate that there will be a complaint, and then we anticipate that we will be exercising the restriction of the use. We do not want to preempt anything. Yes, Isaac. So can I just request that you endorse to us, to my office, the complaint of the workers, and we will deal with the complaint. We will make an investigation. We will conduct a thorough investigation, and we will impose the proper disciplinary action. Okay. We'll do, Yusek. Thank you. Thank you very much. Okay. I would not take up much more of your time, Yusek. Thank you for taking our call. Yes, po. Do you still honor what you said na November 8, lalabas po ang kanilang 80,000 pesos? Yes. Definitely. Okay, sir. Sir, ganito. Let's work together. You try your best. Monday, mabigay nyo sa kanila. On our part, sir, kasi alam ko walang banking day tomorrow, pero on our part, sir, kami na bahala sa pamasahay at lodging nila dito. No need, sir. Gapon kasi tinawag namin sila para sa opisina, mabigyan namin sila ng pamasahay. But somehow, hindi sila nagpunta. We will take care of that. Okay na, sir. We will still give them, no, cash. You can answer. You can answer for that, sir. Pero at the same time, bibigyan pa rin po namin sila. Kahit papano. Thank you very much. They can stay thank here. Thank you very much. Okay. Sige, sir. Thank you very much. Sir. Sir, idagdag ko pa po yung na-icon pa sa ideal po, sir. Yung Pro-1, sir. Ano yun, sir? Yung sa international driving license namin, sir, na Pro-1. Yung medical po akumuha namin, sir. Akumuha pa po kayo ng pang requirements. Yes, sir. Sige, Sir Mazur. Yes, po. They were asking rin kung pwede bang dagdagan yung 80,000 dahil kumuha rin sila because of the requirements, no, ng international driver's license. Yes, sir. We can confirm po the international driving license, but... Ano pa yung... But for the medical. Medical. 3-5 po. 3-5. But for the medical po, we cannot because as per the rules of DMW, it's under their, it's shoulder po ng applicant yan. Okay, sige. Ganito gagawin namin. Kami na bahala dun sa medical. Tapos sila sa IDL, International Driver's License. Ia-add yun sa 80,000 na ibibigay sa inyo. Tapos kami na bahala sa pamasahe. Lima kayo. Uuwi kayo, no, ngayon. Kasi, of course, mag-uundas. Oh, sir. Yes, sir. Sige, okay lang yun. We'll make sure makabalik kayo by Monday. November 4. Yes, sir. Sa amin na yun. Okay, kami na rin yun. Pati yung pag-stay nyo dito, tutulugan ninyo. Okay na. Kami okay, na sir. Bahala. Thank you, sir. Actually, sir, attorney, excuse me, if you don't mind. Sorry to interrupt you. No, no problem. Actually, they can, our staff will communicate with them if they can send their bank account para on Monday, hindi na po sila kailangan lumuwas po. We can transfer it to them. Sige, sir. Asahan po namin yan. Pero we'll have representatives from our office go to your office to oversee the transfer, sir, no? Yes, sir. Okay lang sa inyo, sir. Kahit di na kayo bumalik dito, you communicate your bank account sa kanila. Kami na po bahala. Ilagay nyo lang kung saan nyo po gusto ipadala.
papadala po nila 80,000. Basta sigurado po na... Papaniguraduhin po namin, sir. Plus yung, kasi pupunta po kami doon. Plus yung sa IDL po, sir. Opo, sir. Ngayon pa lang makuha nyo na yung pinang, ano nyo, sir. Opo. Yung, tawag medical dito, yung medical. Oo. Oo, sir. Sige, sir. Okay tayo doon? Okay po, sir. Salamat. Okay. Salamat, sir. Sige, Sir Mazur, saan po namin, ha? On Monday, we will be, before Monday pa lang, we will be communicating their bank accounts. So, what do we do now? First, bibigyan po namin kayong pamasahe. Pati po yung dun sa pinang-medical po ninyo. Co-cover na po namin. Salamat po. Thank you, sir. Salamat, sir. Tapos po nun yung bank account nyo po. Kung pwede po, ibigay nyo po yung details sa aming staff. Yes, para po hindi nyo na kailangan pumunta pa dito. Okay, papadala po namin. Papaniguraduhin ko po, sir. Yes, nalalabas po yung 80,000 ninyo ng buo. Thank you, sir. Walang kabawasan po. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Ayun, di ba? Instead of December, at least, andyan na. Hintayin lang natin matapos yung undas. I'll make sure nalalabas po yun. Salamat po, sir. Thank you, sir.